Kung nga po pala si Mio, just don't forget to hit like and subscribe in this video. At yes, tulad nga po ng nababasa nyo sa description or nababasa nyo sa title na ito, ito po yung rason, a million reason kung bakit dapat hindi panoorin ng mga kabataan o mga teenager itong PBB 8 teen edition na ito. Nagigigil kasi ako dito. Maraming, alam niyo ba kung bakit? Maraming rason. Una, pa-flirt, pa-bebe, pa-panggap, may mga mataray, may mga ismosa, may mga traitor, may mga backstabbing nagagarap, may mga violation, kung ano-ano pa. Kaya nga, hindi ako fan sa panonood ng PBB 8. Kasi puro na lang napapanood ko sa YouTube at na napapunod ko sa social media, puro update or puro na lang PBB, pabebe. Alam niyo ba ako sino-sino yung mga housemate na maraming mga bashers as well as maraming mga fans? Ito yung piling ano ko, mga piling housemate ko sa edition na ito ng PBB Osho. Hindi naman kasi ako masyadong familiar sa mga pangalan nila, sa mga lahat-lahat. Hindi ako familiar kung sino-sino man sila, kung ano mga kaganapan nila sa buhay, kasi hindi naman talaga ako sumusubaybay sa reality TV show ng ABS-CBN na ito. Kasi napaka OA, napaka siguro scripted na siguro. Hoy kuya, ikaw ka talaga kuya, nagigigil talaga ako kuya ha. Yung mga pakulo mo ba? Parang scripted lang siguro yan eh. So ito yung mga housemates sa ngayon na masyadong nagte-trend sa social media kasi maraming mga basher, kasi naman yung mga gusto nila yung mga pag-uugali daw kuno nila. So itong una na ayaw ko talaga. Una na rason na yung overacting nata na si Lee. Yun ang unang rason ko, si Lee Angelina Reposposa. Siya yung ano sa tawag ng tanghalan, si Yes Ma'am. Napanood ko yung video niya sa tawag ng tanghalan. Nakakatawa konti pero parang exage. Parang over lang. Tapos parang ano, sabi nila may similarity daw sila ni Melly Cantiveros, ni Maymay Andrada. Though itong dalawang to unique in their different ways, unique ng personality nila. Napakalayo talaga, literally napakalayo kay Lee. Si Lee is 14 years old ata. Oh, 14 years old, masyado pang bata, masyado pang wala pang karanasan sa buhay. So I think kasi overwhelmed sa mga nangyari sa kanila, kaya siguro ganun ang reaction ni Lee. Pero nung may no episode na napanood na gusto niya makausap si Kuya kasi kasi daw gusto niya daw marinig yung boses, gusto niya daw makausap. Mas napaka over yung reaction niya. Parang nanggagaya siya kay Maymay Andrada. Parang siguro scripted lang siguro ng PBB production na kailangan na parang inorient lang siguro si Angelina. Kailangan na gayahin mo mismo tong si Maymay, si Melay, medyo mannerism nila, gayahin mo yung pagkakulit nila, gayahin mo para tangkilikin tayo ng mga viewers, ng mga mamamayan, ng mga Pinoy. Dahil gusto, yun naman kasi gusto ng mga Pilipino eh. Yung gusto nila yung matatawa sila sa tao. Pero, nasobraan na yung ano, yung pagpapakita ng tao. O nasobraan yung pagiging overwhelmed niya, beyond exaggeration lang siguro yung sa kanya. Pero wala naman akong magagawa dyan kasi bata pa naman kasi siya. So, immature pa siguro. So, sabihin niyo na kung anong sabihin niyo sa akin kung nagbabash ko na ako kasi sarili kong opinion at sarili ko pananaw yung
pinagsasabi ko sa ngayon. Alawang hate, maraming basher na housemate ay si Seth Fidelin. Si Seth Fidelin is may pagkahawigin din ni Padilla, may kahawigin ni James Reid. Parang kinumbine na James Reid at Daniel Padilla. Si Seth, sa pagkakalam ko, meron kasi shota sa labas. May shota siguro sa labas. May shota ba sa labas? Hindi ko alam. Pero siya kasi yung tipong, yung pabeb, flirty na lalaki. Flirty na bata sa loob ng bahay ni Kuya. Maraming nalilink. Lahat ng mga babae siguro sa loob ng bahay ni Kuya, nalilink sa kanya. Parang nag-i-intimate siya sa mga babae. So, parang siyang male version ni Karen. Kung naalala niyo si Karen, ng PBB nung ilang taon na rin. Si Karen, parang siyang si Seth, para kasi siyang male version ni Karen. Malandi, nagigigil pa shit pa talaga. Nagigigil kasi ako sa lalaki to. Oh, nanandito na yung looks niya, cute siya, aminin natin yun. Pero masyado siyang napitin sa mga babae. Muman lang inaalala yung jowa mo sa labas. Tapos din itong si ito na tayo sa pangatlo. Ito din naman si Seth na LinkedIn kay mismo Karina Bautista. Itong si Karina Bautista din naman kasi siya din yung pabebe na flirty din na female version sa ngayon. Kung meron namang female, kung merong male version ng pabebe or flirty, meron din namang female version ng pabebe or flirty. Yan yung si Karina, bahay na kayo mag-isip kung anong gusto yung isipin. Pero si Karina, naling kay Seth, sa ngayon naling kay Aljon. Sino na-remember, naalala ko dati, last week pa yun, no? Yung natanggal si Aljon, na-evict si Aljon. Meron, at saka meron times na naging intimate yung relationship nila. Parang nagkakapalagayan sila ng loob. Umamin si Karina, umamin si Aljon. Hindi man naman nila na concern yung jowa ni Karina sa labas. Kasi may jowa naman kasi si Karina sa labas. Alam natin yan. Maraming nakakaalam dyan na may siyang jowa sa labas. Ito si Karina kasi masyadong malandeng babae, malandeng batang to. May jowa na sa labas. Tapos eto, lumalapit-lapit pa sa mga lalaki, lumalapit-lapit pa sa mga lalakihan sa loob ng bahay ni Kuya. Di mo lang mapigilan yung pagtibok ng puso. Kasi gano'n naman kasi yung mga kabataan. Pag-ibig pinag-uusapan, nagiging marubok. So, immature pa kasi sila. Kaya kailangan dapat, si Kuya kasi, kailangan dapat kasi dito. Kurutin yung mga lalaki. Si Karina, nalink kay Seth, nalink kay Aljon. Ito naman si Aljon! Ako! Si Aljon, yan, other reason din natin kung bakit kailangan ng mga teenager nga na hindi dapat panoorin to sila kasi mabad influence yung mga tao to. Charot lang. So, ayun, si Aljon, oo, guwapo siya. Pero, yung sa kanila ni Karina, papilabla siguro yun, or hindi ko alam. Pero hindi naman natin mapipigilan yung tibok ng ating puso. Kasi nung mga bata pa naman kasi tayo, ganun naman kasi tayo. Pero, yun na, balance sila sa buhay nila. Basta meron pa silang room to improve, meron pa mga ability na, mga skills and ability na masi-showcase nila sa darating pong taon. Yung mga bagong housemate ni Kuya na galing sa camp, ito si Ali, si Ray, at si Rice. Rice? Tama ba? Tama ba ang pagkakabigkas ko? Yun sila. Sila yung nagtatry duran. Meron pa bebe, meron mga flirt,
merong pagtataydor na nagkaganap sa bahay ni Kuya. Maraming kaganapan na nangyayari sa bahay ni Kuya. Ang gulo-gulo. Nagigigil na talaga ako kasi nagigigil na talaga. Pero ba't alam ko talo? Ba't alam ko yung mga bagay-bagay na ganito? Kasi napapanood ko kasi siya sa social media. Puro na lang news feed na nababasa ko at napapanood ko. Tungkol sa PBB, wala na bang ibang news? Diyos ko! Parating na lang sila, parating na lang PBB ang trending sa social media. Nagigigil na talaga ako. Siguro, it's part of the competition lang siguro na kailangan dapat. Oo, kung ako din naman siguro kung galing ako sa camp, so kailangan dapat, ano, kung mga friend ko yung galing sa camp, so kailangan ko din naman siguro dapat na pa, gawin ko ng paraan para masira yung mga sa team bahay na original team bahay. Kasi kailangan kong tulungan din yung mga sa camp ko, dati yung mga kasamahan ko sa camp. So kailangan ko din dapat sila tulungan para makaroon din yung chance. Meron pang ano kasi Kuya na masyadong maraming mga basher. Ito si Kriza na 14 years old ata eh. 14 years old. Si Kriza yung tipong yung maganda siya. Mukha niya medyo may pagkakawit siya ni Andrea Brillantes, pero ang attitude magkakaiba kay Andrea Brillantes. Alam naman natin yan. Kasi mabait na bata itong si Andrea Brillantes. And opposite siya masyado kaya na eh. Opposite na kumpara. Kasi ano, marami kasi nagsasabi na magkahawid daw sila. Si Kisa kasi iba kasi pag-uugali na eh. Laking squatter daw ko, no? Kasi laking squatter kaya ganun pag-uugali. Siguro muna sa environment na siguro niya, sa pagiging, ano, pagiging liberated lang siguro siya na bata. Ayun, wala tayong magagawa sa mga kabataan, ganun talaga sila. So ganun sila Kriza, ganun sila Seth, ganun si Lee, ganun si Karina, ganun si Aljon, ganun yung mga housemate. Mga bata pa kasi sila, immature pa sila. So there's a room for improvement pa. Pag tumanda sila, marirealize nila yung mga pagkakamali ginawa nila or marirealize nila or pag napanood nila yung mga video siguro, tatawanan na lang nila yun. Kung nagbabash man ako, sariling ko, opinion lang po yan. So marami po salamat sa panonood. I hope you hit like and subscribe in this video. Bash nyo po ako, wala ko pa kailan. Mga pakshit po kayo, yung mga fans nila. Or pakshit talaga si Kuya eh. Pinaglalaruan lang tayo ni Kuya. So yun, bye bye sa inyo lahat. Thank you.